Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may nikang langit, dagat at lumpa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin na tayo'y laging dalisayin at palakasin ng ating Panginoon upang lalo tayo makasunod sa Kanya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang mabuting pastol na nag-aakay sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang daluyan ng awa at biyaya mula sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinaihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na araw. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Tayo'y aking tataligtad upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Nakakapagtaka ang sinabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon. Sapagkat malinaw na sinabi niya, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Bakit po ganun? Di ho ba ang tawag natin sa kanya ay prinsipe ng kapayapaan? Hindi ho ba sinasabi natin, siya ang susi sa pagkakaisa? Siya ang magbubuklod sa ating lahat. Ngunit ngayon, sinabi ni Jesus sa Sareno, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mahalaga pong maintindihan natin ang konteksto. Sa isang bahagi din ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa Sareno, hindi ko ibibigay, kakaiba ang aking pagkakaisa at kapayapaan. Hindi yung kapayapaan at pagkakaisa na ibinibigay ng mundong ito. Ang ibibigay ko sa inyo ay ang kapayapaan at pagkakaisa na nanggagaling sa Diyos. Magkaiba po kasi ang pagkakaisa at kapayapaan ng mundo kaysa sa kapayapaan at pagkakaisa ng Diyos. Ang kapayapaan ng mundo, ang pagkakaisa ng mundo, iba-iba ang dahilan. At tinitiyak natin, tinitiyak ko sa inyo, ang kapayapaan ng mundo, panandalian lamang. Di ba ho ngayong eleksyon, ang daming nagkakampi-kampi. Napansin niyo po pag eleksyon, ang daming sa umpisa, nung una, magkakaaway, magkakaiba, pero pag dumadating ang halalan, nagkakampi-kampihan. Napansin niyo po yun? Pagkatapos ng halalan, iba-iba na uli. Kahit sa mundo natin, may mga nagkakaisa, bakit nagkakaisa? Kasi pareho ng kaaway. Sa totoo lang, hindi naman talaga rin sila magkasundo. Hindi naman talaga sila magkaibigan. Pero bakit nagkasama? Pareho ng kaaway. Pag nagupi na nila yung kaaway na nila, hiwalay na uli sila. Kasi nakuha na nila yung kanilang adikain. Itumba yung kaaway. Pero hindi naman talaga sila magkasama. Pag ang nagbubuklod sa inyo, pera lang, pansinin ninyo, darating din ang panahon, magkakaunsehan din, magkakaaway din. Nakakalungkot kahit sa pamilya, may mga magkapatid na magkakampihan laban sa isa, laban sa iba. Lalo na pag mag-aaway na ng mana at mga ari-arian. Ang kapayapaan ng mundong ito, iba ang mga dahilan, mga pansariling interes at panandalian lamang. Hindi yan ang kapayapaan na gustong ibigay ni Jesus sa Sareno. Ang gustong ibigay sa atin ni Jesus sa Sareno, kapag kapayapaan at pagkakaisang nakabatay sa katotohanan, nakabatay sa katarungan, nakabatay sa pagmamahal. At dahil nakabatay ito sa katotohanan, hindi ito gusto ng lahat. Sino ang galit sa mga nagsasabi ng totoo? Ang mga sinungaling. Sino ang galit sa mga nagsasalita ng katarungan? Yung mga mapangapi.
Sino ang galit kapag ipinapahayag ang pagmamahal? Yung mga laging galit sa mundo. Mga kapatid, kung tayo'y tunay na sumusunod kay Jesus sa Sareno, meron at merong magagalit sa atin. Meron at merong hihiwalay sa atin. Kaya nga't kahit yung mga santo, itinakwil sila ng sarili nilang pamilya. Kaya nga yung mga martir, pinahirapan sila ng mga sarili nilang mga kababayan at mga kaibigan. Dahil ang sumunod kay Kristo, makararanas ng pagkakabahabahagi, makakaranas ng pangiiwan, pagtataksil, pang-aalipusta ng iba. Huwag na tayong magtaka. Tignan lang natin si Jesus sa Sareno. Hindi ba ganun din ang dinanas niya? Nagkaisa ba ang lahat sa kanya? Hindi. Hindi ba mas marami pa nga ang sumigaw laban sa kanya? Natuwa ba ang lahat sa kanya? Hindi. Nagpagaling na siya, nagpakain na siya, bumuhay pa siya ng patay, meron pa ring nagalit sa kanya. Meron pa ring naghasik ng kasinungalingan laban sa kanya. Pero merong nanatili sa kanya. Merong nagkaisa sa kanya. At yun ang simbahan. Yun ang kanyang mga alagad at tunay na kaibigan na nananatili hanggang ngayon, 2,000 taon na ang nakalilipas. Nasa na yung mga nagkaisa laban sa kanya? Wala na. Nasa na yung mga nagkampi-kampihan para talunin siya? Wala na. Pero yung natirang kakaunti na nagkaisa para kay Jesus sa Sareno, nasa na sila? Kasama na tayo sa kanila. Buhay pa rin ang samahang iyon hanggang ngayon. Sapagkat ang pagkakaisang galing kay Jesus sa Sareno, matibay at pangmatagalan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang sanhi ng ating pagkakaisa? Suriin mo ngayon yung mga kaibigan mo, yung samahan mo, yung pamilya ninyo. Saan kayo nagkakaisa? At kung masasabi ninyong tunay at tapat ang pinagkakaisahan namin, ang pinagkakasunduan namin ay katotohanan, katarungan, pagmamahal, ang pinagkakaisahan namin ay ang turo ni Jesus sa Sareno. Ang pinagkakaisahan namin ay ang pagsunod kay Jesus sa Sareno. Pinagpala kayo, pinagpala tayo, sapagkat iyon ang kapayapaan at pagkakaisang galing sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong manalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating tugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo.
Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Tahimik natin ngayong idulog ang ating mga iba pang kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza at tunay na pagkakaisa at kapayapaan sa ating pamilya at bayan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at biyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo upang para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo.
pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ating ipagdasal sa misang ito na ang tunay na kapayapaan, pagkakaisang galing kay Jesus Nazareno, ang manahan sa atin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang gantupan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo gaya ni Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami ang dahilan ng pag-aaway-aaway, pagkawatak-watak. Patawad po kung ang aming pagkakaisa ay dahil lamang sa pera, sa kapangyarihan, sa mga pansarili interes. Dalisayin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang susi ng tunay at pangmatagalang pagkakaisa at kapayapaan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa papatuloy na paggawa, paglinis ng ating simbahan. Salamat po at sana marami po ang tumulong dahil marami pa tayong kailangang gawin para maging maganda at karapat-dapat na pambansang dambana ang ating simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit. Kasalukuyan pong ginaganap yung I Thursday na tulong natin sa mga kapatid nating nasa lansangan. Ang ating debosyon ay dapat tulungan tayong magkaisa sa pagmamahal at pagkalinga. Ang kapayapaan at pagkakaisa ni Jesus Nazareno ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Nakabatay ito sa katotohanan, katarungan, at pagmamahal. Ang kapayapaan ni Jesus Nazareno ay pangmatagalan at tunay na matibay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagkakaisa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.